Hello guys, shout out to everybody. So ito, re-reaction na natin yung wealth, yung ill-gotten wealth ni Imelda Marcos na which is doon nga nakadeposit sa Switzerland. And alam niyo guys kung bakit doon sa Switzerland. Kasi yung Switzerland, yun ang pinaka-safest country sa buong mundo. Kahit patayin mo yung mga employee doon sa bangko nila, hindi talaga nila i-broadcast no, yung mga wealth ng mga client nila, no. Hindi talaga nila yan ilabas. Ganun ka safest doon. Kaya yung mga kawatan, kadalasan ng mga Italian, no. Kasi maraming kawatan, no. Doon nila ni-deposit yan sa Switzerland kasi nga, no, kahit anong gawin, no, ng mga tao doon ay hindi talaga ibigay yung identity or yung account mo. Hindi talaga nila yan ipahayag sa iba. So yung mga account nila doon ay nakasib yun by number nga eh. Walang ang pangalan na nakasib. So, dito, mapanood ninyo na totoo talaga ang ill-gotten wealth na ano, nakuha ng mga Marcoses noon. At ito ay dinideposit doon sa Switzerland. At ito, pinahayag ni Imelda Marcos yung mga kayamanan nila no, na itago doon sa Switzerland. So, pakinggan ninyo. You are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. This is the reason why I want to survive. And it's not... Oh, okay. So, sabi ni Imelda, no, that is the reason why that she will survive. She would survive. No, hanggang ngayon, nabubuhay pa siya dahil sa wealth. Hindi natin alam kung ibigay niya sa taong bayan or para sa atin or para lang sa kanya. Kaya nga, nabubuhay pa siya hanggang ngayon. I just reacting this kind of video kung ano yung mga sinasabi niya. For me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Well, not only in the Philippines, but the world. I did not... Not only in the Philippines, sabi niya. To the world daw. Pero iwan ko, no, ngayon alam naman natin na umupo na si BBM. Kung ano yung plano nila. Kung kukunin na ba nila yung ill-gotten wealth at ibigay sa mga tao. Grabe yun. Tons of gold. Over trillion of money siguro. Eh, kasi to the world eh. Hindi lang sa Pilipinas. So, totoo yung ill-gotten wealth. Totoo lahat. That's why hanggang ngayon nabubuhay pa sa Imelda Marcos kasi gusto niyang kunin kung makaupo na si BBM. O ngayon, nakaupo na, sana ay ma-distribute na sa mga taong bayan. Kasi grabe na yung paghihirap eh. Diba? Hindi na nga tayo nakakain dito ng tatlong beses ng isang araw. Kasi nga, napakahirap na napakataas na yung mga bilihin natin. Hindi nga nag-impose ng kahit lang equality no, sa mga tao. Ibigay nila yung standard cost of living no, which is maging fair, no, maging equal. Kung nagmamahalan yung mga bilihin natin, siyempre, palakihan nila. No, mag-implement sila ng salary increase. No, para hindi mahirapan yung mga tao. Yan po yung obligation ng isang president para to avoid hunger no, sa ating mga kababayan. Kung mahal natin ang ating kababayan.